Okay, so kamusta mga tol? So ngayong araw ano, pag-usapan natin yung panel issue ng Honda Click Game Changer. So pag-usapan din natin kung ano yung step by step procedure kapag magpapawaranty kayo ng panel nyo. Okay, so itong panel natin, pinawaranty natin to last October 10, so last month. Tapos yung kasa na pinagbilin ko ng motor na to nag-text na dumating na daw yung panel ng November 7. So 4 weeks yung tinagal, eksaktong 4 weeks kasi October 10 Sabado yon. And then after apat na Sabado or November 7, nag-text na yung kasa, yung Desmark Honda, na nandun na daw yung panel na pinawaranty ko. So ano nga ba yung mga ginawa ko or kailangan kapag magpapawaranty ng panel ng Honda Click? So madali lang guys. Unang-una, kapag magpapawaranty kayo ng panel, so make sure na pag nakita nyo nag-moist na yung panel nyo, picturean nyo agad. So bakit? Kasi kailangan yung picture na yon kapag magpapawaranty kayo. So for example, nakita nyo nagmo-moist, gusto nyo pawaranty at dinala nyo sa kasa. So mas mainam na picturean nyo na agad kasi pipicturean din nila sa kasa yon. And kapag dinala nyo doon at busy pa yung mechanic, so baka maghihintay pa kayo ng mga ilang minuto or ilang oras bago yung turn nyo. Baka sa ganung panahon, kapag titingnan na yung panel nyo, bumalik na kasi naarawan na. So ayun. So yung panel ko, hindi naman tunag yung blue screen. So yung naging pure blue na lang itong panel. At hindi rin tunag black screen, yung tipong kapag inopen mo yung motor mo, wala ka na talaga makikita, pure black na lang yung panel mo. So hindi ko naman naranasan yon, pero naranasan ko yung nag-moist yung buong panel. So nandyan pa naman yung mga nakasulat, pero itong buong to nag-moist, halos wala ka nang makita. So ayun, pinawaranty natin. Okay pa naman sana yon, hindi ko pa naman papawaranty. Ang problema, mag 2 years na tong motor natin sa January. So nung nag-moist, October, so 3 months na lang, more than 3 months na lang, tapos na yung warranty ng panel natin, yung 2 years warranty. So mas minabuti ko na ipawaranty agad. So malapit lang naman sa amin yung Honda, so ilang kanto lang. So galing lang ako dun sa Plaza ng Lapas, dun ko lang inumpisan yung vlog natin. Okay, so ayun na nga, unang-una kailangan picturean nyo agad kasi kailangan yon. Kung sa kasa nyo papipicturean, baka mabawasan yung pagka-moist ng panel nyo, or di kaya kapag pipicturean na wala na talagang moist yung panel nyo kasi i-check pa yan ng mekaniko. Pangalawa, meron kayong sasagutan na form. So madali lang naman yung mga tanong doon. Example ng tanong doon, ilang kilometers ba yung tinatakbo ng motor nyo araw-araw? So ayun, tapos tatanungin din kayo ng mekanik kung meron mga pinalitan ba sa motor nyo, for example wiring, ayan tatanungin kayo. So sa form, ayun, kung ilang kilometers yung tinatakbo ng motor nyo, kung araw-araw nyo bang ginagamit, yun yung mga sample na tanong. So madadali lang yung tanong doon guys. And finally, ayun, kapag nasagutan nyo na yung form, tapos natanong na kayo ng mechanic, na-check na ng mechanic yung panel ng motor, tapos na-picturean na rin, or nakapagbigay na kayo ng picture ng panel nyo na may moist, maghihintay na lang kayo kung kailan dating yung bagong panel nyo. Mga ilang linggo na rin nung tinext ako ng Honda na nandun na yung bagong panel ko, so hindi lang natin maharap. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time na pumunta sa kasa para ipapalit yung panel. So yung pagpapakabit ng panel guys, ha, tsaka yung pagpapawaranty, wala kayong pabayaran doon. So eto, malapit na tayo sa Honda Desmark. So update ko na lang kayo kapag napalitan na yung panel natin. So ngayon ano, ang tinakbo na ng motor natin 15,000 plus kilometer na. So eto, check natin kung konti lang yung nagpapagawa, no? So Sabado ngayon.
Okay, so what's up guys? Okay, so tapos nang palitan yung panel natin, ano, tsaka pina-change ulner natin. Para dito sa bagong panel natin, eksakto every 2,000 km dun tayo magpapa-change oil. So ayan, kitang-kita nyo naman, bagong-bago yung panel natin, 0 kilometers yung tinakbo. Tsaka tinanggal muna itong panel protector natin, pati yung visor natin tinanggal para matanggal yung luma nating digital panel, tsaka para makabit yung bago. So babalik ko na lang yan pagka-uwi sa bahay. Hey guys, so ayun o, makauwi na tayo dito sa bahay. So nabalik na rin natin itong carbon visor natin, tsaka itong panel protector natin. Yung visor tsaka yung panel protector nabalik na natin. Tapos ayun, so ayan, matinakbo, kita ba? Ayan, 1 kilometer. So mula kasa hanggang bahay lang. So brand new. So napalitan na yung panel natin. So hindi na tayo mag-aalala kung magmo-moist pa ba yan, or mas malala eh mag blue screen, or yung black na screen talaga, yung walang wala na talaga. So hindi na tayo mag-aalala. So ang gagawin lang natin yan, i-check natin kapag umuulan. So i-check na lang natin kapag umuulan, tsaka kapag lilinisan yung motor kung magmo-moist ba tong bagong panel natin or hindi. So hanggang dito na muna guys, ano. So hanggang susunod na vlog na lang. Ride safe sa ating lahat. Blind Spot Dodger signing out.